Hi! Hello! Kumusta naman kayo guys? Sana okay kayo. Ako, hindi ako okay. Dahil narinig nyo naman sa boses ko, halatang halata, and sa pagmumukha ko na medyo matamla yung itsura ko. So, ayun na nga, magkikwento lang ako sa inyo ngayon ng update sa buhay ko. So, ayun na nga, paano ba nag-start lahat ng to? Noong mga nakaraang araw, isa sa miyembro ng pamilya ko ang nagka-sinat. Ayan, medyo masama na yung pakaramdam niya. Si David. Yun. So, nung nagkasinat agad siya, in-isolate namin siya agad para lang safe kaming lahat. Kasi dati, kapag nagkalagnat ka or sinat, okay lang kasi dilipas lang din yun, diba? Pero ngayon, kapag nagkasinat ka or nagkalagnat ka, delikado kasi baka mamaya COVID yan and baka makahawa ka pa sa iba. So, in-isolate namin siya agad and then, pinatest agad namin ang RT-PCR swab test. So, lumabas yung result and ang resulta ay positive siya. So, nung nalaman namin na positive siya, kaming lahat, nag-worry na kami, nag-panic na kami, nag-isolate na rin agad kami. Pero, ako naman, kinabukasan nun, meron na rin talaga ako nararamdaman na sinat. Yung mabigat yung ulo ko, na antok ako. Tapos, parang pipikit lagi yung mata ko. Iba na rin talaga yung nararamdaman ko. And then, si Jella, meron na rin siyang lagnat. Kinabukasan nun. Tapos yung mama ko, medyo masama na rin yung pakaramdam. So, nag-decide agad kami na wag na natin patagalin pa, magpa-test agad tayo. So, naghahanap naman ako ng mga home service kasi nga, medyo hindi na magandang pakaramdam namin para sana sa bahay na. Pero, medyo mahirap mag-book sa ngayon kasi punuan and yung availability nila. So, ang ginawa muna namin is antigen. So, nag-antigen muna kami na swab test. So, ito yung video papakita ko. Medyo nakakahiya kasi talagang may nervous po talaga ako sa mga tusok-tusok and sa mga ganyang bagay. Kaya pagpasensyahan nyo na po. Ay, pero huwag kang lalayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, after niya, lumabas agad yung result in 15 minutes. Ako ang lumabas negative. Tapos, si Jella, invalid. Doon siya sa AG na line. Isa lang. So, sabi ko, hala, invalid yan. So, sabi namin, di ba, hala, magpapa-RT-PCR pa rin naman tayo. Kasi, wala, iba talaga pag RT-PCR eh, para hindi ka mapraning. Minsan kasi iba yung result sa RT-PCR, iba din sa antigen. So, ayun, nagpa-RT-PCR swab na rin kami nung araw na yon. And then, after 24 hours, malalaman yung result. Pagbalik namin ng bahay, ito yung medyo nakakatawa sa lahat. Kasi pagbalik namin ng bahay, yung isang line ko, naging dalawa. Ayan, papakita ko siya. Dalawa na siya. Tapos, yung kay Jella, ito rin, papakita ko din, naging dalawa din. So, napraning kami lalo. Sabi namin, hala, ano nangyari? Ba't naging dalawa? So, sabi ko, para sure, hintayin na lang natin yung resulta bukas nung RT-PCR. So, lahat kami sa bahay, mama ko, kapatid ko, basta lahat kami nagpa-test na talaga para hindi kami napapraning. So, ayun, and today, as in kanina lang, pagkagising ko, mga lunchtime, chinek ko na yung email kasi pinadala na nila. Pag-check ko, ang result ko ay positive ako. So, sabi ko, shocks, positive ako. Chinek ko din yung sa kanila. Pag-check ko naman sa kanila, positive din sila. So, lahat kami dito sa bahay ay positive. So, ayun, naka-isolate kami ngayon. Tigi-isa kami ng kwarto at hindi kami lalabas ng medyo matagal-tagal na panahon. So, ayun na nga guys. Si David naman, naka-isolate naman sa kabilang bahay. So, bakit ko ba binavlog to? Number one is because vlogger ako. Trabaho ko to na mag-update sa inyo and gumawa ng videos. Number two is dahil malalaman nyo rin naman pagtagal-tagal dahil matagal ako mawawala sa radyo, everyday akong live, diba? Number three is for awareness na rin para sa inyong lahat. So, lahat po kami ay may bakuna na, naka-second dose na kami lahat. Ako, Sinovac. Mami, Sinovac. Kapatid ko, Sinovac. Yung isang kapatid kong lalaki, Pfizer. Si Mikay, Moderna. So, posible pa rin na magka-COVID ka kahit nabakunahan ka na. Ayun. Siguro, ang matutulong lang niya, hindi lalala yung sakit mo, lalo na kung may iba kang complications. So, ang binabantayan namin ngayon ay nanay ko kasi yung mami ko, meron siyang high blood and naputokan na siya ng ugat sa mata. Tapos, iba din yung kalagayan niya kasi may kapansanan siya. So, ayun, kailangan na yung bantayan lagi yung kanyang BP. And kanina, sobrang sakit daw talaga ng ulo niya, hindi niya ma-explain. Ako naman yung naramdaman ko mula nung nagkasinat ako, yun nga, yung antukin talaga ako. Yun yung mga symptoms ko. Antukin ako, tulog ako ng tulog, masakit ulo ko. And then, yun na, nagtuloy-tuloy na nagkalagnat na ako. Tapos kagabi, nahirapan talaga ako matulog kasi hindi ako makahinga. Tapos nilalagnat ako paggabi. Yun. Pero may ininom naman akong gamot.
And ayun, medyo masakit talaga sa ulo siya. Pero may panlasa ako, may pang-amoy ako. Actually, lahat kami may panglasa at may pang-amoy. Pero yun lang, once na nagkalagnat ka or sinat, dapat matakot ka na magpa-test ka na agad kasi kailangan talaga nating maging safe sa panahon ngayon para hindi na tayo makahawa ng virus. And doon naman sa mga tao malalapit sa akin, sa mga katrabaho ko at kaibigan ko, nasabihan ko na rin naman sila para magpa-test sila and maalagaan nila yung sarili nila. So, ayun. Sa shop naman, sa milk tea shop ko, huwag kayong mag-alala kasi baka naisip nyo, paano yan? Yung mga milk tea, ganyan. Yung mga kakao ko, matagal na pong nandun sa shop. Matagal ko nang nilipat pati yung atsara ng lola ko na binibenta. And doon din naman talaga lahat nag-aayos, nagluluto. And buti na lang talaga, matagal na rin ako hindi nakakapunta sa milk tea shop. Na-busy rin ako. And nung last napunta ko, negative ako noon kasi nagpa-swab test din ako noon. So safe naman. So ang nagbabantay talaga doon ay iba, yung classmate niya. Pero okay naman sila ngayon and okay naman din yung mga pagkain ko doon. Safe naman po. So, quarantine tayo na matagal-tagal. Medyo hindi tayo magkakasama sa live. Di rin tayo magkikita-kita. Mamimiss ko kayo. Mamimiss ko rin syempre mga lolo't lola ko sa Batangas kasi pag nag-quarantine ako syempre dadagdagan ko pa ng matagal-tagal na mga linggo bago makadalaw doon. Syempre delikado pa rin, 'di ba? So magpapagaling talaga ako and kayo guys, keep safe everyone. Mag-ingat kayo, mag-vitamins kayo. Alam niyo naman na ako sakitin talaga ako, so madali talaga akong tablan ng mga sakit. Kaya pasensya na kayo sa itsura ko ngayon, medyo haggard na talaga. Lagi naman kami nagsusuob dito, kakasuob ko lang kanina. Ayun, thank you sa mga messages nyo, thank you sa mga regalong dumarating dito sa bahay, sa mga pagkain. So wala naman akong gagawin dito sa loob ng bahay kundi umikot at manood siguro ng mga teleserye, mauubos ko yan lahat. So mag-vlog na lang siguro ako para maka-update din ako sa inyo ng mga pangyayari. So ayun lang, mag-ingat kayong lahat. Kapag nagkasinat or lagnat agad kayo or may something na na-feel nyo, test agad kayo. And mas maa-advise ko na RT-PCR yun para sure na sure at di kayo mapraning. Mahirap talaga ngayon eh kasi ang COVID para na lang siyang lagnat o trangkaso. Hindi kagaya dati pa nagkalagnat ka, alam mong gagaling ka din. Pero ngayon, pag nagkaroon ka ng COVID, alam mong yung lagnat na yun o yung trangkasong yun, baka kung saan makarating, huwag naman sana, di ba? Pero iba na talaga ngayon. Pero dati masyasya ka pa pag nagka-COVID ka, diba? Pero ngayon parang normal na lang na nagkakahawaan talaga. Kaya mag-ingat pa rin tayo kahit bakunado tayo. And ayoko namang manisi kung saan ba talaga nanggaling to. Sino una nang hawa, saan namin nakuha. Kasi di rin naman namin sure kung talagang isa sa family members talaga namin yung nagkaroon. Kaya kami nahawa. Kasi naiisip din namin baka sa mga deliveries. Kasi everyday kami meron mga deliveries and na-alcohol na naman namin, pero siguro minsan sa sobrang dami nakakalimutan or yung mga pera, kailangan siguro yung mga pera, alkoholan pa din kasi ang daming pasa-pasa ng hawak niyan. So, lahat ng pera na hahawakan nyo, alkoholan nyo. Di bali nang mabasa, basta may alcohol, basta safe. So, ayun. Nakakain naman ako ng maayos kasi may panlasa naman ako, may pang-amoy naman ako. Hindi ko alam kung anong variant to, pero okay naman akong kumain. Medyo masakit lang ng konti yung lalamunan ko, pero kaya naman. So ayun, ayoko rin naman masyado maging nega kasi kapag nag-isip ako na nag-isip and maging nega ako, malungkot ako, hindi makakatulong yun sa mental health ko and sa buong family ko, diba? So kailangan maging positive pa rin ako. So ako ang nafe-feel ko, medyo nahihirapan lang ako huminga and masakit talaga lagi yung ulo ko. Yun. So meron na rin pinrescribe sa amin yung family doctor namin ng mga vitamins at saka yung mga iba pang medications na kailangan naming inumin and gawin. So for now, lahat kami naka-isolate, tigi-isa kami ng kwarto. So, ayun, kailangan talaga sa mga gandong pagkakataon ay maging strong ka. Sana gumaling kami and claim natin yan. Just pray and magpakalakas. Magugulay muna ako ng madami at prutas para gumaling kaming lahat. So, ayun lang. Mamimiss ko kayo guys. Thank you so much for watching this vlog. Don't forget to like this video, share, and subscribe. Bye!